Hello guys, in this video, pag-uusapan natin ang small at medium size na hulmaan ng string type doormat. Hello guys, welcome back to my channel and hawak ko na yung dalawang size ng hulmaan ng pang string type doormat and kukumpara natin sila. Okay, so unahin natin yung small. Dalawang klase lang kasi yung size ng pang string doormat. So, small at saka medium. So, unahin natin tong small. So, dito sa small, yan. Pansin nyo. Dito sa side na to, yung maliit. So, ito ay may 27 na pako. Okay? At dito naman, sa mahabang to, ay 47. So, 27 na pako dito sa patayo. And then, yung pahiga naman ay 47. Okay? So, ang distansya ng kada pako nila ay 1 centimeter. Okay? Subukan naman natin tong medium. Ayan. So, ayan yung medium. Oh. So, maganda yung pagkagawa ng hulmaan namin kasi nakaan talaga siya. Ayan. Oh. May kita nyo dito. Kumbaga, parang naka tanto talaga. Hindi siya yung sinalpak lang ng pag-anon. So, ayan talaga. Ayan. Sinadya na parang slanting, no? At naka-tornilyo yan. Okay? So, matibay talaga. And, pag-usapan natin yung size nito. So, dito sa size na to, ayan, medium. So, itong side na ito, ito ay mayroong 41 na pako. Okay? At dito naman sa mahabang to, ayan, meron siyang 63. Okay, so 41 na pako dito and then 63 na pako dito. So ang distansya ng pako nila ay parehas lang din sa small, so 1 cm. At ang gamit ng mga pako nito ay pwede kayong gumamit ng dos. Okay, di dos na pako para sakto lang yung pag pinako mo siya. Ayun, kung nakikita nyo, itong guhit na ito ay nakatapat din dito sa guhit na ito sa sukatan and then ganyan din ito. So, ayan, nakikita nyo. Ayan. So, ibig sabihin, 1 cm yung sukat ng pagitan ng kada pako. So, ayun na po ang ating string doormat, no? Sa taas, yung small at yung sa baba naman po ay yung medium. Kaya nakikita nyo man yung pagkakaiba nila talaga. At yan po nagtatapos ang ating video guys. Kung nagustuhan itong video ito, subscribe kayo sa channel ko. And marami sila naman sa inyo panood. Paalam!